Part 5. Saan mo gustong sunod na pumunta? Tanong nito habang nakafocus sa daan ng atensyon. Sa bisig ng lalaking mabilis na nagpapatibok ng puso ko. Biro ko dito na ikinatawa naman ito, sabay sulyap sa akin. Kay Steve agad? Baka busy pa yun sa babaeng yun. Sambit nito sabay seryoso ng anyo nito. Kung busy siya, then sa bisig na lang ng iba. Muli kong biro dito na mabilis nitong ikinapreno ng sasakyan, sabay tingin sa akin ng seryoso. Light naman! May bala ka bang itegi ako? Tanong ko rito nang halos sumubsob na ako sa dashboard ng kotse. Sorry, nasaktan ka ba? Tanong nito sabay suri sa akin. Lihim naman akong napangiti sa nakikita kong pag-aalala nito sa mukha nito. I'm just kidding! Saad ko rito nang magsalubong ang mga kilay nito. Pero hindi ko mapigilan ng hindi matawa na mas lalo nitong ikinakunot ng noo at halos magsalpukan na ang mga kilay nito. Natahimik lang ako nang makita kong para na itong bubuga ng apoy. Pikun rin pala ang isang to. Akala ko ay kasing liwanag ng pangalan nito ang mood nito. Hindi pala. Sorry ulit ha. I should take care of you. Sambit nito sa kamuling binuhay ang makina ng kotse at nagmaneho pa uwi. It's okay. Pasensya na kung biniro kita. Hingi ko rito ng paumanhin. Saka tahimik na lang akong tumanaw sa labas ng bintana at pinagmasdan ang mga nadadaanan naming tanawin. Light, sa mansion mo na lang ako ihatid. Wika ko rito nang bigla kong mamiss ang kwarto ko. Pero hindi na nito tinuloy ang sasabihin sana nito at pinili na lang manahimik at gawin ang gusto ko. I want to observe myself. Baka mahanap kong sagot sa mga tanong ko kapag nasa mansion ako at hindi ko nakikita si Steve. Gusto kong makapag-isip-isip at hayaan ang sarili kong diskubrehen ang kakaibang damdamin ko para kay Steve. Kung pagmamahal ba talaga ang nararamdaman ko para dito. Pagdating sa tapat ng gate namin ay bumaba na ako at hindi ko na hinintay si Light na pagbuksan pa ako ng pinto ng kotse. Naiiling na lang itong sumunod sa akin, papasok sa mansion, habang nakapamulsa at seryoso lang ang itsura. Gab! Tawag nito sa akin na akma akong papasok na sa loob ng kwarto ko. Yes? Tanong ko rito na tila nagdadalawang isip kung sasabihin ba nito o hindi ang dahilan ng pagtawag nito sa akin. Do you really love Steve o attracted ka lang sa kanya? Tanong nito na ikinakunot ko ng noo. But I choose to answer him. Actually, I don't know. But I think attracted lang ako sa kanya. Ngayon alam ko na ang kaibahan ng love sa attraction. But I think I'm really in love with him. Ewan ko, naguguluhan ako. Salamat nga pala sa pagpasyal mo sa akin ha. Welcome. Wika nito at pagkuway ngumiti ito. Sira, next time kung mga halik ka, galingan mo naman. Hanggang dampi ka lang yata eh. Biro ko dito na ikinabusangot nito. Sige, next time. Sa ibang lugar naman kita ipapasyal. Seryoso nitong saad. Thank you. Aasahan ko yan ha. Wika ko rito. Next time I'll take you to the beach. Sambit nito sabay ngisi na ikinangiti ko ng husto dahil gustong gusto kong pumupunta sa beach. Sa baba lang ako, just call me if ever you need me. Sambit nito nang hindi lumilingon sa akin habang nakapamulsa. Naiiling ko namang isinara ang pinto ng kwarto ko saka pabagsak na nahiga sa kama ko. Wala sa sariling napangiti ako habang iniimagine ang sarili kong nasa beach at nagtatampisaw. Saan naman kayang beach ako dadali ng lalaking yun? Wala sa sariling tanong ko. Saka ako pinakiramdaman ang dibdib ko habang iniisip ko kung saan bang may magandang beach na malapit sa syudad. Naiiling akong bumangon sa kama ko at nagpa siyang bumaba sa sala para magmeryenda. Muntik pa akong mapasubsob. Akala ko ngay sa malamig na sahig ako babagsak. Pero sa matipunong dibdib ako sumubsob. Ouch! Ang sakit! Sambit ko habang hinihimas ang ilong kong nasaktan at nakangiwi. Mag-iingat ka kasi. Paano kung sa sahig ka bumagsak at napasama ang bagsak mo? Kawawa naman si Steve dahil mawawalan siya ng isang gab na seryosong nagmamahal. Kahit nasasaktan na. Kung si Steve ay may Irish, well ngayon ay may Light na pwede na akong pagbalingan kapag nagagalit ako at naiinis. Ah, sorry naman. Teka, bakit naman kawawa si Steve? Mabubiyudo ba siya kapag nabago kang ulo ko at nategi ako? Tanong ko rito, pero bigla ako nitong pinitik sa noo ko. Aray ko naman, Light! Ang sakit mo namang mamitik eh! Reklamo ko rito, pero seryoso lang itong tumitig sa akin.
Don't mention that teggy word again. Tila inis nitong wika sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Tanong ko rito sabay tayo ng tuwid at humalikip-kip at seryoso itong tinitigan sa mga mata nito. This. Bigla nitong inilapit ang mukha nito sa mukha ko, sabay pisil ng ilong ko. Pagkatapos sa kanitong pisilin ng ilong ay hinila ko nito palapit sa katawan nito at mahigpit na niyakap. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ni Light. Kaya nangunot ang noo ko. May sakit ba to sa puso? O kinakabahan? Hindi rin nagtagal ipinakawala na ako nito at saka hinatak patungo sa garden kung saan walang ibang tao kundi kaming dalawa lang. Anong gagawin natin dito? Tanong ko rito nang huminto kami sa medyo may mga malalagong halaman na hindi basta-basta makikita ang nasa likuran nun o ang sino mang nagtatago doon. Gagawa ng milagro, gusto mo? Yung tipo na, ouch, biro lang naman, ganito kasi yun. Kunot ang noo kong nagtaas ang kilay dito. Light, gusto mong gawin kitang dark? Banta ko rito na ikinalunok naman ito ng sunod-sunod at naiiling na lumayo sa akin. Okay, seryoso na. Huwag mo masyadong isipin ang damdamin mo para kay Steve kasi ikaw lang masasaktan. And being your friend, ayoko na makita kitang umiiyak. Tumango ako rito. Siguro ay tama nga ito. Stop thinking about him. And you don't know that he left the country together with Irish, right? At saka, ano bang karapatan niya sa'yo? Hindi ka naman niya mahal ah. It's enough reason para layuan niyo ang isa't isa. Pero ikaw lang makakapag-desisyon kung gagawin mo ba ang tama o hindi. Pagkuway, tinalikuran ako nito at humakbang palayo. Light, tawag ko rito pero hindi ako nito pinapansin at diretso lang sa paglalakad palayo sa akin. Kapag hindi ka huminto dyan, sisiguraduhin ko magkakaroon ka ng bukol. Sigaw ko rito na ikinahinto naman nito at seryosong tumingin sa akin. Tinatakot mo ba ako? Tanong nito sa akin na mabilis kong inilingan habang seryoso lang akong nakatayo kung saan ako nito iniwan. Bakit? Natatakot ka ba? Tanong ko rito habang unti-unti itong lumalapit sa akin. No, marami akong paraan para hindi magkaroon ng bukol. Sambit nito nang huminto ito sa harapan ko. Talaga ba? Tanong ko dito sabay kurot sa pisngi nito. Ouch! Sakit mo mangurot! Para kang ayama! Reklamo nito habang hinihimas ang pisngi nito. Natatawa ko naman itong tinalikuran para pumasok sa loob ng bahay. Kunot ang noong bumangon ako ng kama. May bahagi kasi ng pagkatao ko na may namimiss. I don't know kung si Steve ba o hindi. Wala na si Steve. Iniwan na niya ako. Kaya bakit pilit pa rin siyang hinahanap ng puso ko? Bumuntong hininga ako saka nagpa siyang bumaba sa kama at diretsyong naglakad papasok sa banyo. Hinubad ko ang lahat ng suot ko at saka binuksan ang shower. Hinayaan kong dumaloy ang tubig na nagmumula sa shower pababa sa katawan ko. Naiiling pa ako nang sumagi sa isip ko si Steve. Pero bigla rin ako natigilan nang maalala ko ang mga namagitan sa amin. Paano kung magbunga ang ginawa naming dalawa? Anong gagawin ko? Malakas kong ipinilig ang ulo ko at bahagyang sumandal sa pader. Kesa kung ano-anong iniisip ko ay nagpa siya na lamang akong tapusin ang pagliligo ko. Kinuha ko ang tawel sa sabitan nito at itinapis sa katawan ko bago ko lumabas ng banyo. Lumapit ako sa closet ko at kumuha ng mga isusuot. Simpleng blouse na itim at pantalon lang ang pinili ko dahil wala naman akong pupuntahan. Pagkatapos kong isara ang closet ko, inilapag ko sa kama ang isusuot ko at mabilis na nagbihis. Ibinalik ko sa banyo ang tuwalang ginamit ko, saka ako nag-ayos ang sarili ko. Naglagay lang ako ng konting foundation at lip tint, saka inayos ang buhok ko bago ko lumabas ng kwarto. Habang pababa ako ng hagdan ay bigla akong natigilan nang makita ko si Light na nakatayo sa may huling baitang ng hagdan at malungkot na ngumiti sa akin. Ngumiti naman ako rito at saka ipinagpatuloy ang pagbaba ko hanggang sa huminto ako sa harapan nito. Hi! Good morning! Bati ko rito. Morning! Gab, can we talk? Tanong nito na mabilis kong tinanguan at nauna nang maglakad patungo sa sofa. Tungkol saan, Light? Nakangiti kong tanong dito na mas ikinaseryoso nito. Lumapit ito sa akin at naupo sa tabi ko. Inabot nito ang kamay ko at hinalikan ang likod ng palad ko na ikinangiti ko naman. Masyado ka namang seryoso. Para tuloy kinakabahan ako sa kinikilos mo eh. Kunot noo kong sita dito. Pero mahigpit lang ako nitong niyakap. Aalis na ako. Hindi ko alam kung magkikita pa ba tayo.
Sambit nito dahilan para sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko. Pagkuway humiwalay na ito sa pagkakayakap nito sa akin at pinunasan ang mukha ko. Saan ka pupunta? Ba't mo ako iiwan? Akala ko ba, dito ka lang sa tabi ko. Magkaibigan tayo, di ba? Bakit mo ako iiwanan kagaya ng ginawa ni Steve? Sabi mo, ipapasyal mo ko sa beach. Sorry, Gab. Pero hindi ko na magagawa ang ipinangako ko sa'yo. Kailangan kong umalis para tuparin ang sinumpaan kong tungkulin bilang isang militar. Ayokong umasa ka sa pagbabalik ko. Kasi kahit ako, hindi ako sigurado kung buhay pa ba ako makakabalik dito sa bansa natin. Gusto kong maging masaya ka. Gusto kong mahanap mo ang lalaking nakalaan para sa'yo. Please, stop crying. I want to see your smile before I leave. Napilitan naman akong umiti rito. At sa huling pagkakataon ay naiyakap ko ito. Akala ko ay may light ng mananatili sa tabi ko at poprotektahan ako hanggang sa huli. Pero akala ko lang pala ang lahat. Inis kong pinunasan ng mukha ko at nag-iwas ang tingin dito nang lumayo na ito sa akin habang pilit na itinatago ang pagpatak ng mga luha ko kasabay ng pagtalikod nito. Light! Malakas kong tawag dito nang malapit na ito sa may front door. Nang makita ko itong huminto ay patakbo akong lumapit dito at mahigpit na yumakap sa likuran nito. Huwag mo kong iwan, please! Umiiyak kong pakiusap rito. Pakiramdam ko ay guguho ang mundo ko kapag tuluyan na ako nitong iniwan. Simula nang dumating ito sa buhay ko ay para na rin akong nagkaroon ng kapatid na lalaki sa katauhan nito. I'm sorry, Gab. You're like a sister to me. But I need to do this. Malamig na wika nito, kasabay ng pagtanggal ng mga braso kong nakayakap sa katawan nito. Nang matagumpay nitong maalis sa mga braso ko'y mabilis itong lumabas ng mansyon. Naiwan akong umiiyak habang nakatanaw sa palayong sasakyan nito. Naramdaman kong may humaplo sa likuran ko, kaya napalingon ako sa gumawa nun. At nang makita kong si Yayamir na yon, ay mahigpit ko itong niyakap. Puro iyak lang ako habang nakayakap dito. Akala ko ay may kaibigan at kapatid na akong maaasahan. Wala pala. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari sa akin. Para tuloy ayoko nang maniwala na may isang lalaki na mananatili sa tabi ko. Pero wala pala. Nang pakiramdam ko'y wala na akong lakas para umiyak ay nagdesisyon na akong umakyat sa kwarto ko. Inalalayan naman ako ni Yayamir na paakyat sa kwarto ko hanggang makahiga ako sa kama ko. Gab, tama na yan. Tanggapin mo na lang at unawain si Light. Hindi niya gustong lumayo sa'yo at iwan ka. Alam kong pangarap mong magkaroon ng isang kapatid na iingatan ka at ipagtatanggol sa anumang oras. Pero siguro ay hindi sa katauhan ni Light yon. Gusto ko lang naman magkaroon ng isang kapatid at kaibigan. Bakit parang pinagdadamot sa akin ang maranasan yon? Nang maramdaman ko ang paglabas ni Yayamir na ay agad akong bumangon at bahagyang lumapit sa pinto. Sinilip ko kung may tao ba sa hallway. Pero nang wala akong makita ay agad akong lumapit sa closet ko at kumuha ng hoodie at face mask. Kinuha ko rin ang sling bag ko at cellphone. Saka ako nagsuot ng rubber shoes bago ako mabilis na lumabas ng kwarto ko. Halos mag-ala ninja ako para lang makalabas ng mansyon. Laking pasasalamat ko rin ng walang duty on guard sa gate kaya malaya akong nakalabas. Bago ako pumara ng taxi ay inayos ko muna ang sarili ko. Pagkatapos ay isinuot ko ang face mask ko kasabay ng paghinto ng sasakyan sa harapan ko. Kunot ang noo kong nag-angat ng tingin kasabay ng pagbaba ng may-ari ng sasakyan. Pero nang makilala ko kung sino ay mabilis akong naglakad palayo rito. Gab! Tawag ni Kel na nakasunod sa akin. Kaya mas binilisan ko ang paglalakad ko para hindi ako nito abutan. Halos manlaki ang mga mata ko nang bigla akong palibutan ng apat na sasakyan at isa-isang magbabaan si Diego, Morgan at si Gel. Huling bumaba ng sasakyan si Steve na kunot ang noong lumapit sa akin. Saan ka naman pupunta at mukhang nagmamadali ka? Tanong nito sa akin na, as usual, ay gamit na naman ang malamig na tono. Ano bang pakinyo kung saan ako pupunta? Tanong ko rito, sabay talikod at umiba ng direksyon. Ano ba? Ba't niyo ba ako hinaharangan? Tumabi nga kayo dyan? Sita ko kina Kiel na pinalibutan ako at mukhang walang balak na padaanin ako. Sorry Gab, but you can't go anywhere else.
Sambit ni Diego sabay hawak sa kamay ko. Sa may kabila naman ay si Sigel. Baka wala niyo ako, ano ba? Saan niyo ba ako dadalhin? Tanong ko sa mga ito, pero hindi sumasagot ang mga ito. Walang kahirap-hirap na naisakay ako ng mga ito sa sasakyan ni Steve, na agad nitong inilock pagkatapos na isara ni Kiel ang pinto. Ano ba sa palagay niyong ginagawa niyo? Tanong ko kay Steve, na hindi man lang nag-abalang sagutin ang tanong ko. Sa halip ay binuhay nito ang makina ng sasakyan at nagbaneho patungo sa kung saan. Steve! Ihinto mo nga yung kotse mo! Bababa ko! Ihinto mo to ngayon! Utos ko rito, pero hindi ako nito pinapansin. Napansin kong hindi nakakabit ang seatbelt ko, kaya may biglang pumasok na ideya sa utak ko. Tinanggal ko ang face mask na suot ko at marahan akong umalis sa kinauupuan ko at lumipat sa lap ni Steve na halatang nagulat sa ginawa ko. Gab, ano bang ginagawa mo? Maa-aksidente tayo sa ginagawa mo eh. Kapag hindi mo itinigil yan, pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Sambit nito habang patuloy lang ako sa ginagawa kong paghalik sa leeg nito. Ihinto mo na kasi ang sasakyan para makababa na ako. Wika ko rito, pero sa halip na ihinto ay mas binilisan lamang nito ang pagpapatakbo. Hindi mangyayari ang gusto mo. Umanda ka talaga sa akin pag nakarating tayo sa destinasyon natin. Mata mo lang ang walang latay. Bahagi akong napairap sa sinabi nito pero kinakabahan na rin ako. Anong mata mo lang ang walang latay? Ano ibig mo sabihin doon? Ah, sabi ko nga eh, ayos na ako ng upo. Pwede bang pakibagalan ng konti ang takbo ng sasakyan? Hindi kasi ako makaalis sa kandungan mo eh. Nauutal kong sambit dito. No, stay there. Hanggang makarating tayo sa pupuntahan natin. Ginusto mo yan kaya pagsisisihan mong ginawa mo pa yan. Sunod-sunod akong napalunok ng sarili kong laway dahil sa sinabi nito. Bakit ba hindi niyo ako hayaang gawin ang gusto ko? Ginagawa niyo akong parang preso eh. Alam niyo ba yun? Tanong ko rito sabay subsob ng mukha ko sa balikat nito. We're just protecting you. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Sambit nito pero hindi ko ito pinapansin. Nanatili lang akong nakasubsob sa may balikat nito. Rinig ko ang sunod-sunod nitong pagbuntong hininga. Kaya bahagya ko itong sinulyapan. Ihinto mo na ang kotse para makaalis na ako dito at makaupo na ako ng maayos. Mukhang nahihirapan ka na eh. Utos ko rito. No need, malapit naman na tayo. Sambit nito, kaya ibinalik ko na lang sa pagkakasubsob ng mukha ko sa balikat nito. Nang makaramdam ako ng antok ay ipinikit ko na ang aking mga mata hanggang sa tuluyan na ako makatulog. Nang magising ako ay karga na ako ni Steve papasok sa isang kwarto. Pero hindi ko ipinahalata dito na gising na ako. Pagkatapos ng ilang saglit ay naramdaman ko na lang ang paglapat ng ligod ko sa malambot na kama, maging ang pagkukumot nito sa akin. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman ko na lang ang maingat na pagsara ng pinto at ang palayong yabag nito. Nang masiguro kong wala na to'y saka ako bumangon at bumaba sa kama. Lumapit ako sa may bintana at pinagmasdan ang paligid. Napansin kong maganda ang paligid ng pinagdala sa akin ni Steve. Hindi ko mapigilan ang hindi humanga sa mga nakikita ko, kaya nagpasya akong bumaba sa pool area. Habang pinagmamasdan ko ang magagandang bulaklak, ay bigla namang sumulpot sa harapan ko si Kiel na may hawak ng tray ng pagkain. Magmerienda ka muna. Bakit nga pala namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba dahil umalis na siya? Tanong nito sa akin pero hindi ko ito sinagot. Tinalikuran ko ito at naglakad palapit sa isang beach at naupo ron. Sumunod naman ito at inilagay sa tabi ko ang tray ng merienda na inaalok nito sa akin. Mukhang bad mood ka. Sige na, maiwan na kita. If you need someone to talk to, I'm just here. Sambit nito saka ako iniwan sa garden na malapit sa pool area. Marahas akong bumuntong hininga at tinitigan ng pagkain nasa tabi ko. Pero hindi ako nag-abalang tikman yon. Sa halip ay ang baso ng juice ang kinuha ko at ininom ang laman. Napansin kong nakatayo si Steve sa may pinto habang nakatitig sa akin. Pero pagko ay umalis na rin at pumasok sa loob ng bahay. Malaki ang bahay na yon at halatang medyo mataas ang kinatatayuan dahil na rin ibang simoy ng hangin na napakapresko. Pagkatapos kong maubos ang juice ay ibinalik ko na sa tray ang baso at binitbit yon papasok sa loob ng bahay. Diretso akong nagtungo sa kusina at inilagay sa sink ang baso at inilagay ko naman ang tray sa ibabaw ng mesa bago ako bumalik sa sala. Kasalukuyan ako naglalakad pababa ng hagdan habang nakabusangot ang mukha ko nang makita ko si Steve na nakahiga sa sofa at mahimbing na natutulog.
Biglang may pumasok sa aking isipan ng mahagip ng aking mata, ang isang halaman sa gilid ng hagdan. Lumapit ako ron at kumuha ng kaperasong dahon at marahang lumapit kay Steve. Umupo ako sa sahig at pinagmasdan ang gwapo nitong mukha. Inilabas ko ang pinitas kong kaperasong dahon at pinaliit ang dulo nun. It's time for my revenge! Ha ha ha! Sambit ko sa aking isipan. Susundutin ko na sana ng hawak kong dahon ng tenga ni Steve nang biglang pumasok si Kiel at tinawag si Steve na biglang bumangon at masama ang tinging ibinibigay sa akin. Mabilis kong itinago ang hawak kong dahon sa may hita ko. Saka ngumiti kay Steve na masungit na nakataas ang kilay. Inilahad nito ang kamay nito sa akin pero kinamayan ko lang yon na ikinakunot nito ng noo. Give me! Sambit nito na hindi nagbabago ang pagkakakunot ng noo. Alin ang ibibigay ko sa'yo? Tanong ko dito na mas inipit ko pa ng husto ang dahon na nasa ilalim ng hita ko. Ibigay mo? Or I will punish you right here right now, in front of Kiel. Sunod-sunod akong napalunok sa sinabi nito, kaya kinuha ko ang dahon na itinatago ko sa ilalim ng hita ko. Katakot-takot na irap naman ang ibinigay ko kay Kiel, pero ang mokong, tinatawanan lang ako. Naiinis akong tumayo sa kinauupuan ko at lumapit kay Kiel sabay sipa sa binti nito. Dahilan para mapadaing ito habang hindi magkaintindihan sa paghaplos sa binti nito. Pagkatapos ay si Steve naman ang binalikan ko at tinitigan ito ng masama. At kagaya ng ginawa ko kay Kiel, ay sinipa ko rin ito sa binti nito. Ouch! What's your problem, woman? Tanong nito habang hinihimbas ang binti nitong nasaktan. Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay mabilis ko itong tananalikuran at lumabas na ng bahay. Nakasalubong ko naman si Ziguel at Diego habang nakasunod naman si Morgan na busy sa cellphone nito habang may pangiting-ngiti pang nalalaman. Kayong tatlo! Wika ko sa mga ito habang nakapamewang. Bakit Gab? May problema ba? Tanong ni Ziguel sa akin sabay-akbay sa balikat ko. Gusto ko nun. Turo ko sa puno ng manggang hitik sa bunga. Gusto mo ng manggang hilaw? Tanong ni Morgan na itinuro pa ang puno ng mangga na malapit sa may bakod. Paulit-ulit? Sinabi ko na nga, diba? Gusto ko ng mangga eh. Naiinis kong sambit, sabay padyak ng aking mga paa. Okay. Ikukuha ka na namin. Galit agad nagtatanong lang eh. Sungit! Teka, ilang mangga ba ang gusto mo? Tanong ni Morgan sa akin. One. Pero ang gusto ko, yung walang marka na itim, yung malinis tingnan. Sagot ko rito. Nagkatingin na naman ang tatlo, sabay ngisi ng nakakaloko bago natuon ang tingin sa tiyan ko. Mukhang may naglilihi rito ah. Sambit ni Ziguel. Tara na, ikuha na natin ang manggang maglilihi. Baka magasan pa yan. Nakupatay tayo kay Boss Steve niyan. Yaya ni Diego na nauna nang naglakad patungo sa kinaroroonan ng punong mangga. Congrats sa inyo ni Boss Steve. Sabay na wika ng dalawa ni na Morgan at Ziguel na tinanguan ko na lang. Actually, pinagtitripan ko lang ang mga ito. Gusto ko lang makaganti sa mga ito dahil halos ikulong nga ako ng mga ito sa lugar na kinaroroonan namin. Nagtataka nga ako kung bakit nasabi ng mga ito na naglilihi ako. Hindi kaya sinasabi ni Steve sa mga ito na may nangyayari sa pagitan namin? Asar kong nakurot ang braso ko habang nakatitig sa tatlo na nakatingala sa mga bunga ng mangga. Nang makita kong abala na ang tatlo na umakyat pa talaga sa puno ng mangga, ay mabilis akong lumapit sa may gate. Tiningnan ko kung bukas ba yon at halos sumirik ang mga mata ko sa inis nang makita kong nakapadlock yon. Sino bang sira ulo nagpapadlock ng gate na to? Tanong ko sa kawalan habang nag-iisip ako ng paraan para mabuksan ko ang gate na yon. Ako, bakit? Tanong ng baritonong boses ng lalaking bigla na lamang sumulpot sa likuran ko. Marahan akong lumingon sa pinanggalingan ng boses. Halos sunod-sunod akong napalunok nang makita ko ang madilim na mukha ni Steve na masama ang tingin sa akin. Wala, ang galing eh. Ang wise mo. Sige na, mauna na ako sa loob ng bah. Gab, heto na ang manggang hinihingi mo. Siniguro naming walang itim na marka yan ha, kagaya ng sinabi mo. Sabay kaming napalingon ni Steve kay Ziguel na may hawak na mangga. Kunot ang noong puno ng pagtatanong ang mukha ni Steve. Pero inirapan ko lang ito at kinuha ko na ang manggang hawak ni Ziguel. Sabay takbo papasok sa loob ng bahay. Hoy! Mag-ingat ka, baka mapanong baby. I'm not pregnant!
Sigaw ko sa mga ito nang huminto ako sa may front door. Pagkasabi ko nun ay pumasok na ako sa loob at busangot na pumunta sa kusina. Kumuha ako ng kutsilyo at lalagyan. Saka ako naupo sa silya at pinagmasdan ko ang mangga na hawak ko. Kusang bumusangot ang mukha ko nang makita ko na may itim na marka ang balat ng mangga. Pero tinalupan ko na rin at ginayat. Sayang naman kung itatapon ko pa. If you're not pregnant, then bakit ka kumakain ng mangga? Tanong ni Steve na nakatayo sa gilid ko habang nakahalukip-kip. Wala, sayang eh. Tsaka, buntis lang ba ang pwedeng kumain ng mangga? Teka nga, sinabi mo ba sa kanila na may namagitan sa atin? Tanong ko dito habang seryosong nakatitig sa mukha nito. No, ba't ko naman sasabihin na gumagawa tayo ng milagro tuwing gabi? Halos mabulunan ako ng kinakain kong mangga dahil sa sinabi nito. Are you okay? Tanong nito habang hinahaplos ang likod ko. Do I look okay? Tanong ko rin dito habang masama ang tingin ibinibigay ko rito. I see that you're not. Wait, ikuha lang kita ng tubig. Wika nito saka mabilis na umalis sa likuran ko at nagsali ng tubig sa isang baso at dinala sa akin. Here. Hinay-hinay kasi sa pagkain. Wala ka namang kaagaw dyan. Isa pa napakaraming bunga sa labas. Hindi mo naman kayang ubusin yun if ever nakulang pang kinakain mo. Tss! Ang ingay mo! Kung maninermon ka, pwede bang later na lang? Gusto ko muna kumain ito. Anong ginagawa mo? Tanong ko rito nang ilagay nito ang kamay nito sa may tiyan ko. Pinakikiramdaman ko kung may laman bang baby ang tiyan mo. Ouch! Bakit bang... Sambit nito habang hinihimas ang kamay na tinampal ko. Sinabi na hindi ako buntis. Gusto mo itapal ko sa iyong gamit kong napkin? Naiinis kong wika rito sabay tayo. Kitang-kita ko ang pagngiti nito habang naiiling na nakatitig sa akin. Hahakbang na sana ako palabas ng kusina nang may bigla akong maalala. Kaya humarap ako rito at kakamot-kamot sa ulo. Steve, pwede mo ba akong bilhan ng stocks ng napkin? Last na kasi yung nasa kwarto ko eh. Heavy flow pa naman ako kapag may dalaw. Ngumiti pa ako rito para lang pumayag ito na bilhan ako ng napkin. Inuutusan mo ako na bilhan ka ng napkin? I can't believe it! Mukha ba? Fine! Napipilit ang saad nito nang makita akong bumasangot sa harap nito. Thank you! O sige, naakit na ako sa kwarto ko. With wings, ha? Pahabol ko pa bago ako tuluyang lumabas sa kusina. Ngingiti-ngiti ako naglakad patungo sa hagdan nang biglang mahagip na mga mata ko ang apat na nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV.